Hi guys! Welcome back sa channel ko. Kung bago ka lang dito, hi! Welcome! My name is Ria. In this video ay magluluto tayo ng masarap na tortang bulinaw. Madali lang itong lutuin, simple lang yung mga sangkap, pero masarap. Okay, so mag-umpisa na tayo agad sa kung ano yung mga kailangan natin. Dito gumamit ako ng blue anchovy or bulinaw. Gagamit rin tayo dito ng canola oil or you can use vegetable oil. Soy sauce, asin, garlic powder, you can use freshly chopped na garlic, ground black pepper, chili powder, gagamit rin tayo ng red onion, rice flour, at itlog. Sa lista ng mga sangkap, kindly check na lang ang description box below. So, ang una natin gagawin sa isang bowl, ilagay natin yung dalawang itlog. Ibibit natin ito, lightly lang, I would say mga about 8 to 10 seconds lang. Okay, and then ang next ay ilagay na natin yung iba pang mga sangkap katulad ng chili powder, ground black pepper, yung garlic powder, asin, gumamit din ako ng soy sauce. Okay lang na may soy sauce at asin, hindi naman ibig sabihin na magiging maalat yan. Next ay ilagay na natin yung bulinaw o yung blue anchovy. Tinanggal ko yung ulo ng bulinaw kasi ayoko nang may ulo, so yun, tinanggal ko siya isa-isa talaga. Time consuming pero okay lang. Then, i-add rin natin dito yung red onion. Haluin natin ito. And then, saglit lang yung paghalo kasi add pa natin dito yung rice flour. Gumamit ako ng rice flour para mas crispy yung texture ng torta na ito. At yun, continue mixing hanggang sa wala na kayong makitang rice flour. At kapag nahalo na yan lahat, i-set aside lang muna natin kasi i-prepare natin yung pan. Gumamit ako ng non-stick pan and yes, naglagay ako ng canola oil. Okay lang yan. Gumamit ng non-stick pan at canola oil. Okay lang yan. At kapag mainit na ito on medium heat, sa isang malaking ladle, isang malaking scoop ng bulinaw mixture, prituhin natin ito mga about 3 to 4 minutes on each side or hanggang sa ito ay magiging golden brown na in color. Dito, sa nakikita nyo, hindi perfect yung pag-flip ko. Okay lang yan. Nagkakamali tayo sa kusina, so normal, natural lang yan. Mag-move on. At it turned out good naman kasi nag-golden brown, masarap pa rin. Sa next naman na try ko ay naging perfect na. So again, kapag nagkamali tayo sa kusina, normal lang yan. And then, repeat lang natin yung process hanggang sa maubos lahat ng mga sangkap. Importante dito na meron kayong malaking spatula at may fork para mas perfect yung pag-flip ng torta. Masarap ito i-partner sa sawsawa na soy sauce and calamansi. Masarap. Alright guys, that's all for today's video. Sana i-try nyo. Thank you for watching and take care.